Nangalampag naman ang ilang mangingisda sa Department of Agriculture laban sa importasyon ng isdang galunggong. Reklamo nila, lugi na ang kanilang hanap buhay. Pero ito pa, ang imported na binibenta dito raw, hinuhuli. Ikwento mo, Mia Reyes. Bilasang galunggong, ganyan inihalin tulad ng mga mangingisdang sumugod sa Department of Agriculture ang tumutumal nilang kita dahil sa pagpasok ng imported na galunggong sa merkado. Papatayan nito yung industriya ng pangisdaan natin sa pagpasok ng importation, yung malayang pagpasok ng mga imported na isda dito sa ating bansa. Pero hindi lang pag-angkat ng mas murang galunggong ang problema ng mga mangisda. Limitado rin daw ang lugar kung saan pwede silang mangisda. Tuloy, lalong lumiit ang kanilang kita. Kung dati 500 piso ang kinikita nila mula 10 kilong benta ng galunggong sa maghapon, ngayon, 4 na kilo na lang nakatumbas ng 200 pisong kita kada araw. Napipilitan tuloy silang taasan ang kanilang benta. Kaya naman kung ikukumpara sa bentahan ng imported GG na 80 pesos per kilo, mas mahal ang bentang 100 pesos sa mga lokal. Imbes na ituloy daw ang importasyon ng imported na isda, panawagan ng grupo na magbigay na lamang ang gobyerno ng sapat na subsidiya para sa mga mangiisda. Dahil kung hindi daw mapipigilan ang importasyon, tiyak daw na mawawalan sila ng hanap buhay. Himutok pa ng mga mangiisda sa karagatan din ng Pilipinas na kukuha ang imported na GG. Ang galunggong dito rin naman hinuhuli sa ating bansa. Pagkatapos, ibabalik sa atin, di para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Pero sagot ng before, sa tayong hard facts, to say nga dito sa atin nanguhuli ng galunggong, kailangan umenta yung monitoring kasi yung mga frozen galunggong are supposed to go to canneries. Nauna nang sinabi ng BFAR na kakulangan sa supply ng GG ang dahilan sa importasyon. Hirit na mga mangingisda sa gobyerno. Rebisahin ang panuntunan sa pangingisda ng malalaking fishing companies para di tuluyang malunod ang mga maliliit na mangingisda. Mia Reyes, News 5.